mabala ang LTFRB sa mga app-based na transport service provider. Dahil po simula sa isang linggo ay huhulihin na ang mga hindi pa registrado sa LTFRB. May papatrol, Jackie Manaba. Hindi na maghihintay ng DOTC ang ibang app-based transport service provider tulad ng Uber na magpa-accredit sa LTFRB. Kaya pagdating ng August 20, huhulihin na ang mga di-registrado sa LTFRB at itutuin silang kolorum. There's no deadline to speak of. We can't wait naman until forever, diba? Till I think we've given people enough time to, diba, be clarified, you apply so that we could all legally operate. Nitong Mayo, naglabas ng LTFRB ng isang memorandum circular na nagtatakda ng bagong classification para sa mga transport network companies para mabantayan ang mga nagsulputang online transport service providers. Sa ngayon kasi, GrabCar pa lang ang nagparehistro bilang transport network company. Pero Agosto na, hindi pa nakakapagparehistro ang iba gaya ng Uber. According to them, they have been sending communications that they're preparing and finalizing it. Ayon sa Uber, inaayos na nila ang mga requirement para sa accreditation. At base sa Joint Administrative Order, nasa 20,000 pesos ang multa ng mga lalabag dito. Oras na maayos na ang lahat ng mga app-based transport service providers, inaasahang nasa 8,000 hanggang 10,000 sasakyan ang madadagdag sa mga bumabiyahe sa kalsada. Jackie Manaba, ABS-CBN News.